Hello mga ka-friendship ko dyan for today's video. Uy, magwento-wento na naman tayo. So, hindi lang puro tayo happy-happy, diba? We try to be puro happy-happy. Pero, may times talaga na meron din tayo mga down times. And those down times are part of our life, char. So, those are spices of our lives daw, diba? So, okay lang yun na dumating tayo sa mga puntong yun kasi natin, makakayanan natin yung mga ganyan at mas mapalapit sa atin si Lord. Hoy! Sipin nyo yan. Pero pinagsasabay nila pala na way, no? Pag-usapan pa natin ngayon ay tungkol kay Doc Willie. Hindi naman tungkol sa kanya. Naisip ko lang ito kasi dahil sa nangyari sa kanya, di ba may sarcoma siya, cancer. Tapos before nun yata na find out yun, sepsis yata siya, ganyan. So, talking about sepsis, ito ang i-share ko sa inyo. Kasi, 3 years ago, yes, it was 3 years ago, around September 19 or 20, third week of September, yun. Ang napansin ko lang, masakit yung right side ko. Back right side. And then, akala ko lang naman kasi, parang kabag lang ako. O di kaya may pulled muscles lang. So, sabi ko, no, it's okay. Iinom lang ako ng Tylenol. So, sinabi ko na din sa asawa ko, tata. At saka nung na-feel ko na yun, may inom ako ng ginger tea. Yung salabat sa atin, yun yung mga iniinom ko. Tapos, warm water, mga ganyan-ganyan. Yung parang, minsan nag-chew ako ng ginger kasi parang nga lang, mautot ako. Excuse for the word, pero lahat naman tayo mautot. At kailangan yun, it's healthy to let the utot out. You know? Kasi hindi kailangan ng body natin yun. Kaya dapat ilabas yun. So ngayon, kahit pa naman nakakautot na ako, meron pa din siya, masakit pa din siya. So meron ako Omega, meron na din ako Efficacen, meron na din ako magaling pa dito. Ano mga pangalan niya na binibigay ng hindi pa ako napuntang doktor kasi kasabi ko wala lang, ayos lang yun. Kabag lang yun, mga ganun-ganun kasi. So, everyday masakit siya. Tapos, kasi doon, gumagalaw din siya. So, sabi ko, kabag lang talaga ito. Parang doktor, kabag lang talaga ito. Nalaman yung sakit. Parang ganun. Ang sakit niya nasa left side na naman. Masakit as in masakit talaga. Tapos, ngayon, second day, ganun pa rin. Third day, ganun pa din. Malala, nung third day, hindi na ako makakakain. Kasi, bakit? Kung ano yung kinakain ko, ilalabas ko din. So, medyo, mga panahon pa kasi, that was September 2021. So, yung COVID nun, meron pa. So, sabi ko, COVID lang ito. Usually naman kasi, pag may COVID ka, mag-stay ka sa hospital, and then they will just give you then, check your breathing and all. At saka pagdating naman sa breathing, meron naman akong ini-inhale ko from the doctor din yun. Dahil sa pagka nagka-allergy kasi ako, mahirap huminga. Kaya meron ako nung madami ako nun. So, sabi ko, dito na lang ako muna sa bahay. And then, I'll just keep taking the Tylenol. Ganun. Third day ng gabi, monitor lang yung breathing mo, kung i-monitor lang yung heartbeat, ganyan. Wala masyado namang magawa.
pagka ano pagka ang fever ko, yung
fever ko was 103 over 7. 103 over 7 yung fever. Ano ba yung tinatawag nila sa atin? I was so delirious na. Anong pangalan nun? So, ang ginawa ni Dave, hinanap niya yung doktor, kung sino man yung doktor ng totoon. Tapos, nagkagalit na siya. And then, basta marami na siyang inaaway doon. Marami siyang inaaway. And then, finally, they were inayos na nila ako. Ayun. So, nakahiga na ako doon. And then, ang problema kasi, yung blood pressure ko. At sinulat ko pa yung blood pressure ko. Ay, hindi ko naman sinulat. Pero ano to, yung screenshot ng mga pinapadala ko dun sa friends ko sa Pilipinas. Kasi gusto nila malaman ko ano daw nangyayari. So, yung blood pressure ko was 63 over 38. While yung blood pressure ko was that low, yun namang fever ko was 103.7 naman ang taas. So, may binibigay nila sila sa akin para tataas yung blood pressure ko. And then, si Dave lagi nakamonitor talaga doon. Tinitingnan niya, tapos sabi niya sa doktor, no, it's not moving at all. Tapos, wala lang. Ako naman daw ay pangiting-ngiti lang. Hi-hype ako sa mga doktor doon, sa nurses. Hi, thank you for being there. Pag ganun-ganun pa daw ako, sabi ng asawa ko. Tumatawa na lang daw sila. Kasi, wala na. Ano ba yung sabi sa atin? Agap buhay? Ewan ko, ano ba yung sa Tagalog? Basta, yun, di, wala silang magagawa talaga. Hindi talaga tumataas yung blood pressure ko. So, ang ginawa nila, yung best move na dapat lang gawin talaga, yung paglagay ng 5 inches, catheter dito sa neck ko. Ito, meron pa akong scar. Dito nila nilagay. So, nung nilagay na nila dito, tapos na ano pa yung dumadalo na yung whatever yung binigay nila sa akin. So, kumalma na ako. At unti-unti na daw tumaas yung blood pressure ko. Unti-unti. Pero, hindi pa rin siya normal. Pero, ano ba naman? 63 over 38. That was my blood pressure. Super down. Tapos yung fever ko, 103.7. O, diba? So, ngayon, okay na ganun. Tapos, after pa noon, nagpapasalamat pa ako sa doktor at saka kung sino pa yung nandiyan, kung at sino-sino yung pumapasok, iba yung naglalagay ng naglilinis, iba din yung bumubutas, iba din yung basta, ewan ko, labas-pasok sila. And then sabi ko pa sa kanila, oh, thank you so much for being there, for thank you for your help. Kaganon-ganon pa daw ako. Ay, naku, tapos sabi ni Dave, don't mind her, she's so delirious. Masakit pa din. OMG. Talagang yung ewan ko. Basta dinadaanan nila ako sa MRI. Dinadaanan nila ako sa MRI, CT scan, and whatsoever. Basta yung mga screening nila, ginawa na nila lahat. Oh, and you know what? Luckily, we have insurance. Kung wala kami insurance, $34,000 yung bill ko at the end of my stay doon sa hospital na yun. That was only 6 days. For 6 days na nandoon ako, $34,000, sabi niyo ba yung sabi ko? Dollars. Kalaki noon. Pero, those all covered by our insurance. Oh, thank you so much, Lord. So, anyway, ano nga ba pala talaga ang cause noon? Ano nga talaga sakit noon? Hindi naman daw yung kidney ko kasi akala ko kidney yung nag-fail. Tapos yung sa liver, ganyan. Hindi, everything was fine. Nagkaroon na daw ng komplikasyon kasi yung hindi ko ma-explain na kung sino yung mga doktor dyan.
sepsis. Nagkaroon ako ng sepsis, tapos tinatanong ko kung ano bang cause ng sepsis. And the doctor said, we don't know. They don't know. So wala din ako masasabi sa inyo kung what causes it. Diba? So yun lang ang isi-share ko sa inyo tungkol sa sepsis. Basta I was in the hospital for almost a week. And then, ayun, gumaling naman ako. Nawala na yung sakit. And then, nasabi ng doctor, don't you worry about the liver because my liver is healthy. Na ayun, may konting complication kaya nagka-sepsis ako, but then everything is good na daw, so don't worry. And then just watch everything, be health conscious na since from now on, ganyan-ganyan. Ayun, sa ang kampainis pa nun eh, no? So on my fifth day there, naku po, binibigyan na nila ako ng menu. Restaurant, may menu. Ang menu na ko po, napaka ang sarap ng mga nasa menu nila. Kaso nga lang, hindi ako nakakain kasi ko ilang araw, parang mga 9 days din ako walang kain-kain ng solid food. Puro na lang ako IV. And then, yun na nga, kung ganyan kasi ka dito, wala kang kinakain for that long, nasa hospital ka, bibigyan ka nila ng jelly. Yung mga mainom lang, ay nandahan-dahan din naman kasi hindi ka agad yung matatangkap ang body mo. So, ayan. Sabi ko sa asawa ko ay kung sana lang eh, kung makakain pa ako ng maayos na yun, makaka-order ako ng masasarap ang salamat. Meron silang mga pasta, meron silang burgers, pizza, you name it, you know. Pero ma-order ko lang talaga ng chilies. Para di bali na hindi alam niyo ba, maiksi na yung buhok ni Jay. Kasi hindi kayang suklayan ni Dave na mabilis. Malilate sila sa school pag ano, pero hindi naman maiksi. Parang ginupitan lang niya ng isang dangkal, pero isang dangkal mataas, mahaba na yun, di ba, sa buhok. Pero sabi ka, it's okay, Jay, your hair will grow back. So ngayon, di ba, mahaba na naman ulit yung buhok ni Jay. But anyway, yan po yung end.